Nakakatakot nga mga idol ang nangyari dito kay D'Angelo Russell sa laban nga nila kanina against the Golden State Warriors. Pero bago natin yung pag-usapan ay eto muna ang payag ni DeAndre Ayton ngayong nakasama niya na nga si Kevin Durant sa full practice ng team ng Phoenix Suns. Sabi niya nga, then KD just getting in his bag and doing it on my own team wearing the same jerseys. It was pretty cool nga daw just seeing him. Itong si KD pati na rin si Booker. Umi-score daw si KD, si Booker umi-score din at si Chris Paul naman ay pinapasahan siya. It's insane nga daw, hindi siya makapaniwala. Kumbaga, pinapalabas lang net ni Ayton na namamangha nga siya na itong si Kevin Durant ay kasama niya nga sa team practice. Kasama niya na parehas ang jersey at hindi niya na nga inaalala siguro mga idol na babantayan niya sa kabilang team. Hanggang ngayon mga idol, kahit isang linggo nang nakalipas mahigit ang trade ni Kevin Durant, ay itong ang si DeAndre Ayton mga idol ay hindi pa rin talaga makapaniwala. At siguro lahat din tayo ay hindi makapaniwala sa trade na ito. Kaya nga't very excited na nga rin ako mga idol na mapanood ng first game ni Kevin Durant. At binabalak nga nila next week nga daw laban sa Charlotte Hornets. First time natin makikita mga idol ang super team ng Phoenix Suns na si KD, Booker, Ayton at Chris Paul. Kaso nga mga idol, sinabi neto ni Booker hindi nga daw super team ang team ng Phoenix. Sabi niya meron nga lang daw silang isang all-star at na yun si Kevin Durant. Kumbaga mga idol, dinidiscredit at medyo binababanga ni Devin Booker ang kanyang sarili pati na rin si Chris Paul. Parang nga hindi sila matawag na super team pero alam ko naman na alam nyo. At hindi na nga rin natin mapagkakaila na talaga namang super team ngayon ang team ng Phoenix Suns. Anyways nga mga idol, ngayon ay pag-usapan na natin ang nakakatakot na nangyari dito nga kay D'Angelo Russell. Sa gitna nga ng laban mga idol sa first quarter pa lamang, si D'Lo ay natwik ang kanyang ankle labang nga siya ay naglalakad pa na likod. At nakapakin niya nga ang paa neto ni Dante DiVincenzo na nagresulta nga na natwik niya mga idol, na isprain niya ang kanyang ankle. Ang kinaganda naman niya at the moment ay nakalaro pa itong si D'Angelo at naglaro pa ng ilang minuto. Pero matapos niyan ay nilabas nga siya mga idol at diretso locker room. At in-update nga tayo na hindi na nga daw makakabalik itong si D'Lo dito sa game nang dahil nga sa ankle sprain. At nung nasa interview na nga itong si D'Angelo Russell mga idol, okay lang naman daw siya. At isang sign din yon na okay lang isang player kapag na nakasama pa sa post-game interview ng team. Sabi nga lang ni D'Angelo Russell na masakit nga lang daw ang kanyang ankle. It is sore nga daw. At ang gagawin niya na nga daw ngayon ay iinom ng gamot, treatment, rehab mga idol, and hopefully sa next game na nila ay siya ay makalaro. Ganyan din ang sinabi ni Coach Darvin na mga idol na hindi pa rin sigurado at day to day itong ang si D'Angelo Russell at pati na rin ang kanyang ankle sprain. Titingnan pa nila kung anong magiging pakiramdam niya kinabukasan, kung pwede ba siya maglaro o hindi. At sana nga naman hindi ganun kalala itong injury ni D'Lo. Nung sa replay kasi mga idol ay parang nga talagang full sprain ang nangyari dito kay D'Angelo at akala ko diretso locker room na siya pero nakalaro ba rin siya kahit papano. At kalalaro niya pa lang din mga idol dito nga sa team ng Los Angeles Lakers. Kabago-bago ngang player, tas minalas na agad. Kaya naman hopefully na hindi ganun kalala at hindi ganun kasibid ang anata mo neto ni D'Lo at makapaglaro na rin siya laban sa Dallas Mavericks. Yan nga mga idol ay sa Lunes. For sure kasi kinakailangan siya ng Lakers kahit nga maganda yung naging laro nila kanina kahit wala siya for the most part of the game. So get well soon para nga kay D'Lo.